Can you tell me more about yourself for us to know you better? 32 years old. I'm married. I've been married for 12 years. I got two children. Can you tell me more about yourself for us to know you better? I just got my license like last year, CDLA class license, but I have a family, so I have three kids. So before that, I like have a chance to go back to my country, like 2-3 years. They plan to live there like 3-4 years. So then I make a license, but unfortunately, our plan is not go through, and my family live here, and I'm finding a job local mostly. Can you tell me more about yourself for us to know you better? I'm actually a minister in a church and everything. I'm also a musician in the church and everything. My side job, I usually box. I train. I'm a professional fighter. Can you tell me more about yourself for us to know you? Yeah, I'm 29 years old. Me and my fiance, she works in Upper East Side. So we're looking to actually move like Maspeth, Elmhurst area. That's another reason why I'm trying to get a job closer to the city. Can you tell me more about yourself? I am, golly, I'll be forgetting how old I am. I'm 23. Kaparehas nyo rin bang sumagot ang mga na-interview ko? Kung yes ang sagot ninyo, nako, panoorin nyo yung video na to para malaman ninyo kung paano ba dapat sagutin ang tanong na tell me about yourself. Tara! Number one, huwag na huwag niyong kakalimutan na mag-thank you muna sa nag-i-interview sa inyo. So, ganito ang example niyan. Hi, my name is Marie. It's so nice to meet you. Thank you so much for taking the time to talk with me today. I really appreciate this opportunity. Number two, agad ninyong sagutin ang tanong ng HR officer na naglalahad ng years of experience ninyo at background related sa ina-applyan ninyong trabaho without bragging o pagyayabang. So, ganito naman ang example ko dyan. As you can see on my resume, I have 5 years of experience as finance and admin officer. I have developed a strong skill set including organizing company records, reviewing financial reports, and preparing financial forecast. Number three, kailangan ninyo sabihin ang mga achievements ninyo na related sa job na ina-applyan ninyo. So, ganito naman ang example na ginawa ko. I have completed a number of training courses. In fact, I started at ABC Company as receptionist and was promoted after 6 months as administrative assistant. Then, after a year, I was promoted again to my current position. Number four, kailangan ninyong sabihin kung bakit kayo nag-a-apply sa job na yon. Kagaya ng ganitong sample. I'm eager to make full use of my knowledge in a larger working environment. That's why I'm so excited about this role. Can you tell me more about yourself for us to know you better? 32 years old. I'm married. I've been married for 12 years. I got two children. Dito sa unang example, huwag niyo itong gagawin kasi hindi niyo na dapat pang sabihin kung ilang taon kayo, kung may asawa ba kayo o wala. Kasi nasa resume na yon. Hindi naman literal na yun ang kailangan ng HR officer na malaman nung tinanong niya yung tell me about yourself. Next. Can you tell me more about yourself for us to know you better? I just got my license like last year, CDLA class license, but I have a family, so I have three kids. So before that, I like have a chance to go back to my country, like 2-3 years. They plan to live there like 3-4 years. So then I make a license, but unfortunately, our plan is not go through and my family live here. And I'm finding a job local mostly. Katulad ng example na to, ang mga HR officer or yung interviewer or employer, mga busy yan, ang dami pa niyang i-interviewin, hindi lang kayo. So, hindi wise na ikwento ninyo yung talang buhay ninyo
nung tinanong niya yung tell me about yourself. Kasi kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi naman yun yung ini-expect naming sagot na marinig sa inyo pag tinanong namin kayo ng tell me about yourself. It is more on, ano yung related experience mo sa ina-applyan mong job at ano ang maiko-contribute mo sa company kung i-hire ka namin? Can you tell me more about yourself for us to know you better? I'm actually a minister in a church and everything. I'm also a musician in the church and everything. My side job, I usually box. I train. I'm a professional fighter. Kagaya nitong dalawang example ko, napakalayo nito sa sagot na ini-expect ko nung tinanong ko sila ng tell me about yourself. Hindi ko naman ini-expect na sasabihin nilang musician sila or boxer kasi hindi naman siya related doon sa ina-applyan na work. So kahit sintunado ka pa o kahit na hindi ka marunong mag-boxing, i-hire ka pa rin namin kung nag-fit ka doon sa requirements na hinahanap namin. Can you tell me more about yourself for us to know you? Yeah, I'm 29 years old. Me and my fiance, she works in Upper East Side. So we're looking to actually move like Maspeth, Elmhurst area. That's another reason why I'm trying to get a job closer to the city. Dito naman sa example na to, huwag nyo na sabihin pa sa HR officer na kaya kayo nag-a-apply dahil yung kumpanya ang pinakamalapit sa tinitirahan ninyo. Yun yung totoo, pero hindi mo na yung kailangan sabihin pa. Kasi kaya namin ginagawa yung interview ay para malaman lang talaga namin kung ano yung makakontribute mo sa company namin kung i-hire ka namin. Can you tell me more about yourself? I am... Golly, I'll be forgetting how old I am. I'm 23. Dito naman sa example na to, please, kung mag-a-apply kayo ng trabaho, make sure na prepared kayo. Sinulat nyo na kung ano yung mga posible ninyong isasagot. Nasa isip ninyo na kung paano ninyo atakihin ng pagsagot. At hindi yung obvious na nangangapa kayo at na-block kayo na hindi nyo na alam kung paano nyo sasagutin at kung paano nyo tatapusin. Kasi syempre kung kayo man yung lumagay sa posisyon ng HR officer, hindi naman ninyo i-hire yung isang applicant na hindi alam yung mga pinagsasabi nila or hindi alam kung bakit sila nag-a-apply sa inyo. Mararamdaman mo bilang HR officer na hindi sila seryoso o hindi ganun ka-importante na i-hire mo sila. Ang dami-daming applicant eh, di ba? So isa yun sa mga paraan para madali silang ma-eliminate. Wag na to. Dami naman pwedeng i-hire. Na interested at alam yung company mo at pinag-aralan niya muna yung company mo. Alam niya kung ano sasabihin niya. So dahil nandito pa rin kayo sa part ng video na to, as a bonus tip, dapat 15 minutes bago ang interview ninyo ay nasa lobby na kayo at nag-aantay na lang natawagin. Wag na wag kayong malilate. Kasi hindi magandang impression yun sa interviewer ninyo. Pero kung ang interviewer naman ninyo yung magiging late, make sure na may mahaba kayong pasensya. Isipin nyo na lang na sobrang marami siyang ginagawa o malay ninyo. Tinetest lang niya ang patience ninyo. Like paano kayo magre-react sa ganun sitwasyon. So smile lang at huwag natin gawing big deal kung late ang ating HR officer. Can you tell me more about yourself for us to know you better? Hi, my name is Marie. It's so nice to meet you. Thank you so much for taking the time to talk with me today. I really appreciate this opportunity. As you can see on my resume, I have 5 years of experience as finance and admin officer. I have developed a strong skill set including organizing company records, reviewing financial reports, and preparing financial forecasts. I have completed a number of training courses. In fact, I started at ABC Company as receptionist and was promoted after 6 months as administrative assistant. Then, after a year, I was promoted again to my current position. I'm eager to make full use of my knowledge in a larger working environment. That's why I'm so excited about this role. Anyway, that's it for today. If you have any questions, don't hesitate to put your comments below at isa-isa ko pong sasagutin lahat yan, promise. Until next time, bye-bye!